dinner. Good afternoon, mga kamakina. This is me again, Makina Adventure TV. Okay, so motovlog po muna tayo ngayon, no? Pero totoo po niya, hindi ko po alam kung ano aking topic ngayon sa aking vlog. Dito po tayo ngayon sa kahabaan ng C5 Boulevard. Yan, dito sa Pasig. Yan, okay. Pupunta po tayo ng garahe ni Pops. So, ngayon po ay Maundy Thursday, Holy Week. So, pansin nyo, it's 6 p.m. pero napakakunti na sasakyan. Siguro kasi karamihan nagbiyahe ng probinsya, kaya medyo konti ang volume ng sasakyan nyo dito sa C5. Diba? Sarap magbiyahe. Pero pwede mag top speed. Pero magpwede samantalayin yung kaluwagan ng kalsada, no, kamakina. Ihat-ihat pa rin po tayo. Hindi po kayo maluwag yung kalsada, pwede po tayo magpatakbo ng sobrang tulin, no? So, hinahinay pa rin po tayo. Ingat-ingat, no? Kasi naligatay po sa ating pag-uwi. Yan naman, no? Sana araw-araw ganito po ang biyahe, no? Maluwag lagi. So, galing tayo ng Makati. Karoon lang tayo na nag-drain up na document. Nakasuyo lang po sa akin ng mama ko. Kaya, nakalabas tayo ngayon. Tapos, diretso tayo ng garahe ni Pops. Tignan na po natin yung mga status ng mga ginagawa natin doon, no? Yung mga unit. Ano, kita nyo po, napakalinis po na C5. Dito sa kabila, ang traffic. Meron po kasing storebound truck dyan kanina na iniharang eh. Kaya, nagtatraffic dyan sa kabila eh. So mga makina, kamusta po kayo? Ano pong gap sa inyo ngayong Holy Week? Wala po, karamihan sa inyo, nagbabakasyon sa probinsya, nasa beach. Yan, papakasaya, no? So, kailangan din po natin yung isa niya, no? Wala na pong masama dyan. Kailangan din natin ng time para mag unwind. Time para sa ating mga sarili, no? Mag-enjoy sa ating mga pamilya. So, ako po, wala naman. Ito lang po kami ngayon sa bahay. Wala lang po kami ng pinuntahan. Hindi, magpapahinga lang po talaga kami. So, sana ngayong Holy Week, huwag din po natin kalimutan na maglilay-lilay, no? At magsimula ng time or magbigay ng oras para sa Panginoon. So, siguro, marahil, kaya na-invento ang Holy Week na to. No, hindi lang para sa atin, no? Sa loob ng isang taon. Oop. Sabi ka naman, manong. Chill lang, chill lang. Grabe, no? Alangarin yung pagkanan, no? But anyway, okay lang po yan. Nangyayari po lang sa kalsada yan. Siguro kung hindi ako nakatingin talaga ng diretso doon, malamang baka sinalpok ko na po yun. So yun nga po, sabi ko kanina, magkaroon tayo ng time para kausapin ang Panginoon. Dahil sa loob po ng isang taon, tanongin nyo po yun yung mga sarili kung ilan beses ba tayo nagbigay ng time para sa Panginoon. Ilan beses ba tayo nagdasal? Ilan beses ba tayong sumunod sa kanyang kalooban? No? Ito siguro yung magandang time din, bukod sa mag-enjoy at mag-ano ay kasama ang pamilya. Ito rin po yung magandang time para isipin natin, no, at pag-regnilayan kung kamusta tayo sa Panginoon, kamusta ba ang buhay natin bilang kanyang tagasunod. So, kung ano lang po, kung nabibigyan lang po sa pagkakataon ng Panginoon sa bawat oras, sa bawat araw, no?
maganda po sana na hindi lang po ano, hindi lang po ito yung mahal na araw. Dapat araw-araw tayo nagre-reflect sa ating mga ginagawa. Araw-araw tayong nag meditate ng kanyang salita sa pamamagitan ng Biblia, no? So, hindi ba ko lang ng konti yung aking message, no? Hindi mo tayo tungkol sa technical na topic. Nagsha-share lang po muna ako ng content. Hindi lang para magkaroon ng content, no? Para mag-share ko na rin po sa inyo yung good news ng ating Panginoon. So, ano ba yung good news ng ating Panginoon? So, meron kang good news, meron din bad news, no? So, unahin po muna natin yung bad news. So, bad news po natin, dahil tayo nakasalanan, no? Dahil tayo po ay nagkasala sa Panginoon, nagkasala sa Diyos, tayo ay mapapahamak. Ano po ibig ko sabihin mapapahamak? Kapag po tayo ay namatay, pwede tayong punta lahat sa impyerno. So, isipin nyo, napakalapit naman ang Diyos, ano? Ba't niya gagawin sa atin yun? Ba't niya patay nilikha kung ganunit na gagawin niya sa atin? So, to be honest, mga kamakina, ang impyerno hindi po para sa tao. Para po yan kay Satanas. No? So, dahil si Satanas, gusto niya saktan ng Diyos, kasi ang Diyos nasasaktan siya sa pamamagitan ng ano eh. Pag nasasaktan niya tayo, pag tayo yung gumagawa ng masama o kasalanan, nasasaktan natin ng Diyos. Okay? Kung gagawin sa Satanas, inilahin niya tayo kasama niya sa impyerno pagdating ng paghuhukom. Okay? So, kung gano'n naman pala, eh bakit pa tayo ginawa ng Diyos, no? Kung gano'n din pala kapalaran natin. So, hindi po. Meron po tayo, may plano po ang Diyos sa atin, no? Kaya po namatay ang kanyang anak na si Jesus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Okay? So, pasensya na po kayo kung medyo religious po ako sa topic na to. So, siguro ito lang po yung magandang time para ma-share ko sa inyo yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, no? I'm not endorsing any religion, no? Ang ino-offer ko lang po sa inyo ay ang relasyon sa Panginoon, no? Doesn't matter kung ano pong religion nyo, no? Hindi nyo naman po kilala ang Panginoon sa buhay nyo at hindi nyo po siya tinanggap, bali wala rin po religion, no? So, yung iba po dyan, may iba pong mga pananaw o paniniwala, hindi, respeto ko po kayo, pero ito yung sabi ko ay ayon po sa Biblia. Okay, sabi pa sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Sabi, for the wages of sin is death. Ibig sabihin po, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So, nagkasala ka, ang kabayaran sa iyo, kamatayan. So, halimbawa, nagsinungaling ka o nagnakaw ka, ang kabayaran po nun ay kamatayan. At ibig sabihin po ba nun, pag nagnakaw ako, bila akong mamatay? So, hindi po yun ang ibig sabihin ng kamatayan sa Biblia. Dalawa pong titukoy na kamatayan. Una, physical, at pangalawa, spiritual. No? Physical death, yun yung pag namatay na yung ating katawan tao. Ang spiritual, yun yung habang buhay na pagkalayo sa Panginoon. Pagkawala sa presensya niya habang buhay. Mahirap po yun. Kasi wala na pong grasya doon, wala na pong pag-ibig. Kundi puro paghihirap ang ating maranasan pag dumaan tayo sa kamatayan po na yun. Sabi sa part, dalawang part po kasi yung Romans 6:23. So una, for the wages of sin is death, ayun yung bad news. Ito ang good news. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Okay, so sa pamamagitan ni Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya sa palataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, so ano ba yung buhay na walang hanggan na yun? Yung po yung pag namatay tayo, kasama natin ang Panginoon sa Kanyang presensya. So, hindi na po tayo mamamatay. Hindi tayo mamamatay spiritually. Pero physically, mamamatay po yung physical na katawan natin. Pero spiritually, hindi po mamamatay. So, ano yun po ibig sabihin na? Pag namatay tayo, punta po tayo sa kanyang kaharian, sa langit. No? So, share ko po ito sa inyo. Dahil timing, mahal na araw. Ito po yung time na magandang paghilayan po ninyo. Masahin niyo po ang inyong Biblia. At tanggapin niyo pong Panginoon, si Jesu Cristo sa inyong mga buhay bilang tagapagligtas na rin ng ating mga kasalanan. At aminin po natin sa kanyang ating mga kasalanan. Aminin natin na
tayo yung makasalanan. Na kung wala po siya, wala rin tayo. Wala tayong magagawa. No, hindi tayo maliligtas yung ating sarili. Hindi pa tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. No, hindi tayo maliligtas ng ating mga sakripisyo para sa ating mga relihiyon. Hindi po. Relasyon sa Panginoon ang kailangan upang maligtas. Sabi nga po sa John 14:6, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No? Wala lang tayong ibang daan papatungo sa Ama, kundi si Kristo lamang. So, yun lang po. I pray na sa mga makakapanood ng video na ito, no? Ito po yung magsiling mensahe ngayong Holy Week. At nawa, ipuin ang Panginoon ang inyong mga puso na karoon po tayo ng time para sa Kanya at tanggapin siya sa ating mga buhay. Okay? So, yun po, undangin pa rin tayo sa garahe ni Pops. Ayun, pasensya na po ulit, mga kamakina, kung hindi po tayo tungkol sa technical ng topic ngayon. No? Gusto ko lang pong kunin tong time na to para makapag-share tayo ng Word of God. Okay? Hindi po ito para sa content lang. No? I hope itong mensahe po na ito makarating po sa inyo at tanggapin din po ng buong puso. Pinakalain ko rin po na itong time po na ito ay tanggapin nyo rin po ang Panginoon natin na si Jesus. Okay, so yun lang mga kamakin ha. Motong vlog muna tayo ngayon. No? So I hope makapag-share muli ako ng devotional message sa mga susunod. No, para hindi lang tayo tungkol sa sasakyan, no, kundi may sama din natin ang Panginoon sa ating pagba-vlog, sa ating mga content, no. Maging si Lord pa rin po yung maging sentro ng ating mga sinasabi at ginagawa. Okay, so yun lang po. This Makina Adventure again. Ride safe po sa inyo lahat. And God bless. Yo.